Malalim dyan rin. Magalalim kasi malate siya. Sino? Ba't wala na si Jun? Wala na si ano? Wala na si Jun Ray. Jun? Maglalad siya may usage kasi nalate siya. Naunahan ko. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Yes Aldin mayroon kang tanong Hello Eh shada Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay na kung saan ito ay bahagi pa rin ng papaano titigil at kung papaano magsisimula sa pagbabasa. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunghayan natin ang pagsisimula sa Hamza al-Wasal. Ibig sabihin, papaano mo sisimulan basahin kapag ito ay involved dito ang tinatawag na Hamzatu al-Wasal. At inshallah may mga bagay na kung saan dapat nating malaman sa Hamzatu al-Wasal. Okay, so tunghayan natin ang mundo ng Hamzatu al-Wasal. Ang programa na ito ay hatid sa inyo ng okay, COVID-19. So, al-bad'u bi hamzatil wasli. So, ano ba ang ibig sabihin ng hamza al-wasal? Okay? Siguro, alam natin lahat, no? Pero, ito ay ano lang, dagdag kaalaman. So, hamzatul wasli, ihiya hamzatun za'idatun awalul kalimati tathbitu inda al-ibtida'i wa tasqutu darajan hal wasliha ma'a ma qablaha wa alamatu hamza al-wasl fi al-masahif sad saghir sadan saghiran ala al-alif ala al-alif so ang ibig sabihin ng hamzatul wasl ito ay isang karagdagang hamza so ibig sabihin ito ay extra na hamza sa pinakaumpisa ng salita okay sa pinakaumpisa ng salita Ibig sabihin, sa simula ng isang word. So, kasi ang hamzatul wasl ay hindi mo matatagpuan yan sa gitna ng salita o kaya sa dulo ng salita. Palaging nasa unahan yan. Palaging nasa umpisa yan ng isang word, ng isang salita. So, kapag meron kayong nakikita sa hamza o hamzatul wasl sa gitna at saka sa tinatawag na dulo, ibang mundo ang pinasukan mo. Baka nasa Mars ka. Okay? So, na kung saan ay napananatili ito sa pagsisimula. Ibig sabihin, ang mundo ng Hamzatul Wasal, pinapanatili ito sa pagsisimula ng pagbabasa. Okay? So, alam mo yon yung tawag dyan, lilitaw lamang siya kapag kailangan siya. Ganun yon mga kapatid. At nahuhulog naman ang antas nito o kaya naglalaho ang antas nito sa sandaling ito ay konektado sa nauna. So, naglalaho ito mga kapatid kung hindi na siya kailangan. Diba? At naglalaho ito kapag meron siyang connection sa mga nauna. Katulad ng iba sa atin, naglalaho na lamang
kapag hindi kailangan o naglalaho na lamang kapag meron siyang connection at wanted siya. Okay? Nagtatago siya. Nalalaglag siya. Diba? So, yun yung Hamzatul Wasl, mga kapatid. Okay? So, ibig sabihin, nagkakaroon lamang siya ng value yung Hamzatul Wasl kapag sinisimulan ang pagbabasa sa kanya. Pero kapag hindi sisimulan ang pagbabasa ng Hamzatul Wasl, ibig sabihin dahil ito ay mayroong connection sa nauna na nangangahulugan, tuloy-tuloy ang pagbabasa na isasantabi ang kahalagahan ng Hamzatul Wasl. Diyan, so yun po yung mga kapatid. So ganun talaga ang buhay, 'di ba? Minsan may pakinabang tayo at minsan naman sa ibang pagkakataon wala, 'di ba? Gaya ng Hamzatul Wasl. Kaya naman baka ang yung kaibigan, 'di ba? Ang sinasabi niyong kaibigan, 'di ba? Pag nagpapakita lamang pagkailangan, pero pag wala hindi nagpaparamdam. Para siyang Hamzatul Wasl. Okay. talaga namang naka-relate ka. Relate. Di ba mga ano? Kaya sa halip na alam mo yon, sabihan mo siya ng ano, masasakit na panalita. Sabi mo na lang, bro, kapatid, sister, para kang si Hamzatul Wasl. Okay? So ipaliwanag mo ngayon kung bakit siya naging Hamzatul Wasl. Anyway, ang palatandaan ng Hamzatul Wasl, mga kapatid, sa panampalatang Islam sa banal na Quran ay parang maliit na ulo ng titik sad. Okay? Na matatagpuan sa ibabaw ng alif. So, ibig sabihin dito na sa mushaf, kapag nakakita kayo ng ganitong hitsura, ayan po yan, okay, yan, yan. Sa mushaf, marami yan sa mushaf. Pag nakakita kayo ng parang bulati, no, tapos ang kanyang ulo ay parang ulo ng sod, tapos yung buntot niya ay medyo maigzi, di ba? So, ibig sabihin, yan ang palatandaan na yun ay Hamzatul Wasl. Okay? So sa ibang ano kasi sa ibang font ika nga ay walang ganun. Basta isang ano lang, isang nakatayong alif, 'di ba? So malalaman mo lang 'yan yung Hamzatul Wasl kapag nakapag-aral ka, 'di ba? Kapag at least mayroon kang background doon sa mundo ng Hamzatul Wasl. Kahit na walang ganung sign, alam mo 'yan ay Hamzatul Wasl. Pero sa mushaf, alhamdulillah, pinadali ang mga lahat ng mga bagay, kaya lahat may mga palatandaan. Pati yung mga alamatul wukuf, di ba? Pati mga juz, ika nga, may mga palatandaan. Talagang ito yung mga effort, ika nga, na in-exert ng ating mga scholar, di ba, sa larangan na ito, para madaling ma-identify ng mga nag-aaral at gustong sabihin nating mag-acquire ng kaalaman. But anyhow, pag nakita kayo sa mushaf na meron tayo, 'di ba? Yun yung sign ng Hamzatul Wasl. Kaya nakikita natin diyan, 'yan, maliit na ulo ng sad, tapos ito ay may maigsing buntot sa ibabaw ng alif. Okay? Yan po ay Hamzatul Wasl. Okay? So you can explore that right away, 'di ba? Sa mushaf, kahit na alungkatin yung mushaf ngayon ay makikita nyo 'yan. So yung mga kapatid, okay? Now, Hamzatul Qat' naman, on the other hand, meron tayong Hamzatul Qat' Hamzatul Qat'i nang hiyal Hamzatul lati tathbutu halatay al-ibtida wal-wasl. Ibig sabihin, ang Hamzatul Qat' ito ay ang Hamza na napananatili sa mga kalagayan ng pagsisimula at patuloy-tuloy o walang tigil. Ang ibig sabihin dito ay anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon, nandyan siya lagi. Diba? Katulad din ng mga ibang kaibigan natin, nandyan lagi sila. Diba? Nakaantabay lang. Magparamdam ka lang. Diba? Ganun lang yan. Kaya, baka mayroong kakakilalang kapatid na, kapatid, alam mo, para kang si Hamzatul Qat'a. Okay? Masha'Allah tabarakallah, na laging maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Ten. Okay, yan mga kapatid. So, yun po ang ating programa na kung saan natin sa inyo ng Hamzatul Qat'a. Okay. Hamzatul Qat'a, so, ibig sabihin ay continuous na pagbabasa or doon ka magsisimula doon sa salitang mayroong Hamzatul Qat'a, ika nga,
ayan ay nananatiling ipinapananatili. Ibig sabihin ay always ika nga na bibigkasin at babasahin. Diba? Hindi siya naglalaho. Kinakailangan siyang basahin sa lahat ng pagkakataon. Ito man ay sisimulan sa kanya o kaya'y merong kaugnayan ika nga sa mga nauna sa kanya. Now, yan po yung Hamzatul Al-Kata. At alam natin, ika nga, ang Hamzatul Kata. Ito po yung ano yung isang alif tapos merong hamza sa dumataan, maliit na hamza na sign sa ibabaw ng alif, di ba? O kaya ay hamza siya, di ba? So lahat ng ito ay sabihin natin ay at inshallah matutunghayan natin ang Hamzatul Kata sa mga susunod na pagkakataon. Okay, ngayon ay sa mundo muna tayo ng Hamzatul Al-Wasli. Ang Hamzatul Wasli ay papasok sa mga sumusunod. So ang Hamzatul Wasl ay hindi papasok maliban lamang sa tatlong ito. So papasok siya sa al-af'al, ibig sabihin sa mga pandiwa, sa mga verbs, 'di ba? Either ito ay fi'lun madi, fi'lun mudari, fi'lu amrin ay nakikialang ang Hamzatul Wasl. Nandoon siya, 'di ba? Nandoon at minsan nandoon sa mga af'al at minsan naman matatagpuan ang Hamzatul Wasli sa asma. Ibig sabihin sa mga pangalan, 'di ba? Sa mga tinatawag na pangalan, either sa mga noun kumbaga. Okay? Noun, names, ika nga noun. So lahat ng ito ay pinakikialaman at pinapasukan ng Hamzatul Wasl. At gayon din, siya ay pumapasok sa tinatawag na al-huruf o particles kumbaga, 'di ba? At mamaya ano ang mga huruf, anong huruf ika nga ang papasukan ng Hamzatul Wasl. Okay? So dadako tayo sa tinatawag na ang hamza al-wasal sa lam at ta'rif. Lam at tinatawag na ta'rif. Okay? So, binabasa ang lam al-ma'rifa. So, ang tawag dito sa mayroong alif at saka lam. At alam natin, no, yung lam at ta'rif or al-ma'rifa na kung tawagin. Okay, lam al-ma'rifa na kung saan ito ay matatagpuan lamang sa isim, sa noun, no? Ang alif o lam na yan na tinatawag na lam al-ma'rifa, hindi yan pumapasok sa iba maliban lamang sa isim. So luyan lagi yan sa isim, doon sa pangalan, sa noun, di ba? Kaya naman ang lam al-ma'rifa na ito o kaya ay al-mu'arrama kung nakong tawagin sa pamamagitan ng pagpapanatili ng hamza, so binabasa ito. Okay? So binabasa ang tinatawag na Hamzatul Wasl. Malinaw? So binabasa ang ito na, basahin natin. Binabasa ang lam al-ma'rifa, ayan, yung alif wal lam sa pamamagitan ng pagpapanatili ng hamza maftuha. Ng hamza maftuha. O ang ibig sabihin ng hamza maftuha ay walang iba kundi ay bukas na hamza. Okay, sa simula ng pagbabasa at ilalaglag naman ito kapag konektado ito sa nauna rito. Diba? Isang halimbawa nito ay ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ayan, marami yan. Diba? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna al-sa'ihun. السائحون الراكعون الساجدون. Yan po ay sa chapter 9 verse 112 ng banal na Quran. Okay? So mapapansin natin dito, no, lahat ng mga nandiyan, no, ay pinapasukan ng alif wal lam, which is lam al-ma'rifa, di ba? Subalit ay pagdating na sa pagbabasa, maaring yung iba doon ay magkaiba doon sa iba. Okay. Kaya naman, mapapansin natin ang hamza sa lam at ta'rif ay napapanatili sa pagsisimula ng pagbabasa sa at-taibun. Okay, ibig sabihin ay umiiral siya, nandoon siya, mayroon siyang value sa pagbabasa yung Hamzatul Wasl na ito kapag sisimulan dito ang pagbabasa. Kaya dito sa ayan na ito ay sinisimulan natin sa at-taibun. Kaya naman nagkakaroon ng saysay sa pagbigkas ang Hamzatul Al-Wasl at ito naman ay nalalaglag sa ima sa ibang mga salita sa tuloy-tuloy na pagbabasa. Kaya makikita natin dito kapag pinagpatuloy natin yung pagbabasa hanggang sa dulo, no, yung mga
alif wal lam, yung hamzatul wasl dyan sa alam al marifa, di ba? Sa mga kasunod pagkatapos ng ataibun ay wala ng saysay. Hindi na siya binibigkas. Okay? Bagkus yung kapartner lamang niya yung lam al marifa. Binibigkas, nagiging sukun siya. Dahil nga sila ay sabihin natin ay Shams o Kamariya. Okay, sa Sahih naman ay Shamsiya at saka sa Ar-Raki'un at saka sa Jidun. So yun mga kapatid. So pag tuloy-tuloy ang pagbabasa, ibig sabihin may connection na ika nga yung hamzatul wasl na ito sa mga nauna rito ay nagkakaroon ng walang tinatawag na saysay sa pagbibigkas o pagbabasa. So pansinin mga kapatid natin, no? Meron tayong dapat pansinin, no? Kung ang hamza al-istifham, ito na. Kung ang hamza al-istifham, ang ibig sabihin ng hamzatul istifham, ito yung hamza na ginagamit natin sa pananong, di ba? Ginagamit natin sa pananong at nakuha natin 'yan sa sabi natin sa nahu. No, ito yung mga interrogative hamza. Interrogative particle na ang gamit nito ay walang iba kundi ang hamza. Aanta, ano ba? Aanta akalta, di ba? Aanta dhahibun. So yung hamza dito ay ginagamit ito sa interrogative particle, no? Na ibig sabihin ginagamit sa pananong, di ba? So kung ang hamzatul istifham ay pumasok sa alif ng lam at ta'rif, pumasok, ibig sabihin dito ay nauna sa lam at ta'rif, di ba? Nangangahulugan dito na may mga salita na before ng alif wal lam, which is alam o ta'rif, ay ang hamzatul istifham. So anong mangyayari? So ang hamza al-wasal dito ay papalitan ng alif tulad ng diyan sa Allah, 'di ba? Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayan, qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. So mapapansin natin diyan sa ibang font, ika nga maging sa mushaf na meron tayo ay merong hamza diyan. Okay, ganito po yung sign, susulat natin. Mayroon tinatawag na sabihin natin ba. Okay? Mayroong Okay? Yan, mayroong tinatawag na sabihin natin hamza jaan. So kahit pa may pupunta kayo ng mushaf, makikita niyo, no, yung ayat na ito ay matatagpuan sa mga nasa live chapter 10 verse 57 ng banal na Quran, no? So mayroong hamza dyan. Diba? So yung hamza na ito, yung tinatawag na hamza na ito, hamzatul istifham. Okay, qul Allahu adina lakum. Diba? So yan po ay hamzatul istifham. Tapos syempre itong isa na ito, diba? Basically ay yan po ay tinatawag na hamzatul wasal, no? Hamzatul wasal. Diba? Then itong syempre ang unang lam diyan sa Allah ay lam at ta'rif, no? Yan po ay lam at ta'rif. Na kung kaya, anong sabi sa rulings? Anong sabi sa tinatawag na panuntunan? Diba? Kapag itong hamzatul istifham ay pumasok, no? Pumasok sa tinatawag na lam al-ma'rifa, no? Kasi yan, yung lam diyan sa Allah, yung unang lam diyan sa Allah ay lam al-ma'rifa. Kasi ang asal, yung original, kumbaga ayon sa ibang mga Arabo, ibang mga ulama, ika nga, na ang Allah ay derived from al-ilah. Okay? Of course, yan ay khilaf ng mga ulama kung derived ba ang Allah o hindi talaga. But anyway, doon sa mga ulama, nagsabi na ang Allah ay derived from al-ilah. Diba? So yung lam dyan, syempre, lam al-ma'rifa, yung unang lam. Diba? Kaya naman, ulitin natin, kapag ang hamzatul istifham, diba, ay pumasok sa lam al-ma'rifa, so ang alif jaan, no, ang tinatawag na hamzatul wasal jaan ay ibig sabihin, okay, ay magiging tinatawag na ang hamzatul wasal ay papalitan ng alif. Papalitan siya ng tinatawag na sabihin natin ng alif na parabagang mad, okay? Magiging siyang tinatawag na mad alif, di ba? Kaya naman, pinapahaba dyan. Kaya magtataka tayo, bakit mayroong pagpapahaba dyan sa Qul Allahu adina lakum. Diba? So, bakit ganun?
kasi ngayon ang tinatawag na sabihin natin rulings. Malinaw? Okay. So magiging ano po yan? Magpapalitan siya ng alif, kaya naman magkakaroon siya ng pagpapahaba. Okay? Magpakaroon siya ng tinatawag na pagpapahaba. Kaya makikita niyo mayroong wave sign sa taas na nangangahulugan, ito ay sabihin natin pagpapahaba. Malinaw? So kul Allahu adina lakum. Malinaw? Am ala Allahi taftarun. So ayun na yun. So magkakaroon siya ng value yung hamzatu al-wasal, 'di ba? Subalit transform into alif, 'di ba? Kaya magiging sabihin natin mayroong tinatawag na wave sign. So naiintindihan niyo po ba yung ano na ito, yung portion na ito? Ustaz, saan siya nakalagay ang hamzatul wasal? Okay, kasi ganito kasi yan. Okay, ganito kasi yan ha. Ganito mag-ano kayo ha. Kung aalisin natin yung tinatawag na hamza na yan, okay, supposedly magiging ano lang yan. Yan yung hamzatul wasal dyan. Diba? Sa ibang tinatawag na sabihin natin teksto, okay, magkakaroon siya. Wait lang ha. Para at least hanap tayo ng mayroong sign ng hamzatul wasal. Okay? Yan, wait lang ha. Ayan, okay? Wait lang. Okay, siya. Okay? So, originally, ganun yan, Allah, di ba? So, yung hamza na yan, yung ano na yan, hamzatul wasal yan. Kasi nga, makita mo, mayroong sign, ika nga, na, which is maliit na sad, na ulo ng sad sa ng alif. Okay? Kung wala pa, kung hindi pa dumating yung tinatawag na, sabihin natin, hamza. Hamzatul istifham. Di ba? So, yun po yung hamzatul wasal. So, dumating si hamzatul istifham, ayan, dumating na si hamzatul istifham. So anong rules sinasabi natin kapag dumating or pumasok si hamzatul istifham doon sa lam at-ta'rif? Kasi ang lam at-ta'rif, alam natin, parang dito paulit-ulit yung lam dyan, unang lam after ng hamzatul wasal, ayan ay lam at-ta'rif, di ba? So kapag dumating daw si hamza sa lam at-ta'rif, do yung itong hamzatul wasal na ito ay mawawala siya. Magiging alif na siya. Okay, magiging tinatawag na alif na siya. Malinaw? Kasi kapag babaybay natin, iba yung alif sa hamza, iba sa pagdating sa tinatawag na sabi natin mga ulama ng mga ng language, no? Magkaiba ang alif sa tinatawag na hamza. Okay? Na kung kaya yung hamzatul wasal dyan, 'di ba? Ay mapapalitan ng tinatawag na sabihin nating alif. Kaya naman since na ito ay alif, yan mga kapatid, para bagang lalabas na yan ay mad. Okay? Yan ay tinatawag na sabihin nating mad, 'di ba? Kaya naman since na ito ay sabi ano nang after ng hamza at kasunod ay walang iba kundi alif, so magpapahaba siya maging ah, 'di ba? Magiging tinatawag na sabihin natin ah. Kasi usually kapag anumang letra kasunod ang tinatawag na ng alif, which is yung mad, di ba magpapahaba talaga siya? Di ba? Kaya makikita nyo, ay meron na siyang agad na sabihin natin na ganito. Di ba? Yung, yan. Di ba? Magiging ganun na siya. Magiging tinatawag na, okay, sorry. Okay? Magiging ganun na siya. You know? Magiging tinatawag na ganun. Kaya sa ibang tinatawag na sa mushaf, nanatili yung hamza, tapos makikita mo na yung alif na mayroong ma, which is wave sign na sa taas. Pero sa ibang tinatawag na fans, wala ito, walang tinatawag na hamza, ganun lang siya. Okay, ganun lang siya. Nagpapatunay na mayroong tinatawag na hamzatul istifham na dumating dyan. So, malinaw ba, Mardia? Oo, Ustaz. Pero hindi pala yan sa aya Yunus 57, hindi kanin kumahanap. Hindi ba yan surat to, sa ano? Shortcut? Hindi doon, hindi kumahanap. Okay, tingnan natin. Baka naman din natin na-edit yung ano. Okay? Yan ay matatagpuan. Okay. Mm-hmm. Matatagpuan yan sa Surato Yunus. Sister, Surato Yunus yan. Verse 59 talaga. 59, sorry. 59. Okay? Verse 59. Chapter 10, verse 59. Sorry po, hindi po 57. Okay? You know?
O, subukan mong ano ulit. Ando, makikita mo. Naam. Sahi, nakita mo na? Hindi, Ustad. Yes, 59. 59, chapter 10, verse 59. Andun yun sa ano, puntaan mo lang, kasi hindi ko inano yung buong aya. Ina-highlights ko lang yung tanatawag na ano. Okay na? Yes, mayroon po. Okay. Yan, so to use of yan. No, yan. Ibig sabihin dito, kasi... Surah to Yunus pala. Sorry. Chapter 10. Okay, chapter 10, Surah to Yunus. Chapter 12, Surah to Yusuf. Okay? So yun po yan. Nasa ano po yan? Nasa gitna ng tinatawag na aya po yan. Qul Allahu adina lakum. You know? Okay. So yun na. So pag nakakita kayo ng ganyan, sa mushaf, kaya makikita mo, kung babalikan natin yung mushaf, meron siyang nakalagay na hamza. Okay, pero sa ibang fans, walang hamza. Ganun lamang siya. You know? Pero ang patunay, pero pagbabasa, madali kasi mayroon namang sign na wave sign. So, ibig sabihin, papahabay mo talaga yan. Pero we're talking about the, sabi natin, detailed explanation, ika nga, kung ano bang nangyari dyan, bakit nagkakaganon. Kaya dahil nga yan, sa pagpasok ng hamza to, al-istifham. Maninaw? Okay. Kalim, yes po. Because of that, dahil kasi natatawag na ano. Hamza to istifham. Okay, o di naman kaya'y o gawin itong, ibig sabihin, merong tinatawag na another option, ika nga, kapag pumasok yung hamza to al-istifham sa tinatawag na sabihin natin, okay, sa bagay na ito. Gawin itong tulad ng a'jami yun, gawin itong magaan, tulad ng halimbawa nagkasunod, no, sabihin natin nagkakadikit yung hamza, okay, yung hamza to al-istifham, at pagkatapos ay kasunod nito ay walang iba kundi ay another, sabihin natin another, okay, another hamza, okay. So tulad ng sinabi ng a'jami yun, diba, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yan sa chapter 41 verse 43, kasi ang original po niyan, makikita niyo sa mushaf, mayroong hamza tapos mayroong kasunod ng hamza ay walang iba kundi yung alif, tapos may lingin ba, may bilog sa taas, okay, may bilog sa tinatawag na sabihin natin taas. Nakikita natin yan, diba? So, subukan yung puntaan nyo sa mushaf ninyo. Meron yan, mga kapatid. Okay? So, yun. So, yan ay ika nga, yung hamza dyan, yung ono dyan, ay walang iba kundi yung hamza tal istifham. Kaya, ang pagbabasan is diba? A'jamiyun wa arabi. Okay? A'jamiyun wa arabi. So, ito na. Parinig ko sa inyo yung tinatawag na pagbabasan yan. Anong-ano yan? Anong chapter? Chapter 41, verse 43. Chapter 41, verse 43. Anong aya? Anong? 44. Ah, 44. Sorry. 44. Mali. 44 pala. Sorry. 44. Ayan. Kailangan kong ano to kasi. Okay. Ilan po? 44. Ayan. Ano 41 yan? Surah Musailat? Surah 41 nga. Chapter 41. Verse 44. Okay. So makikita natin dyan. Ayan. Wow. A'jamiyun. Oh, nakita, narinig nyo? A'jamiyun. Okay? Hindi siya a'jami. Kasi may mga nagbabasa na a'jamiyun. Okay? So, ito ay pinadali na yung ibig sabihin dito. Kasi yan ay original talaga niyan. Ay walang iba kundi ay sabihin natin ay hamza. So, dalawang hamza na magkasunod. Yung una, hamzatul istifham. Yung pangalawang tinatawag na hamza ay walang iba kundi yun tinatawag na hamzatu al-qata. You know?
At of course, sa iba, sinasabi na ano, ito ay sabi natin hamzatul al-wasal. Kaya since na pinasukan, no, pumasok yung tinatawag na hamzatul al-hamzatul istifham doon sa hamzatul wasal, kaya nagiging ganun siya. Okay? Kasi a'jami, so sa yan ay mga paano iba isinalin kumbaga ng mga Arab at kung paano nila napakinggan yun. At syempre, kung paano isinulat nila yun. You know? Kaya naman, yan ay hindi a'jami yun, kundi a'a. Okay? A'jami yun. Okay? A'jami yu wa Arabi. Ulitin natin. A'jami yun. Ayan. Okay? A'jami yun. So, yun po yan, ha? Kasi may mga narinig tayo na binabasa nila na a'jami yun. You know? A'jami yun. Kasi mga, yun yung mga rare, kumbaga, na makikita sa mushaf. Diba? Na minsan, hindi natin napapansin, di ba? Diba? Pero yung mayroon pa lang tinatawag na history, kumbaga, yung bagay na yan kung bakit naging ganun. Ayos, Sister Bebelin? Yes po. Sister? Okay. So, tuloy-tuloy tayo. So, yun. Of course, ay bilang tanataw na pag-iingat, mga kapatid, na kapag nagsimula sa salitang al-ism, diba, so, yung salitang al-ism, alam natin yan, meron tanatawag na alif wal-lam sapagkat ito ay noun. Ayan. Ito ay tinatawag na lang. Ito ay noun, no? So, sa pagsisimula, kapag nagsimula tayo sa pagbasa doon sa salitang al-ism, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 49 verse 10, di ba? Paki-check po kung tama ba yung ating ano, no? Bisal, di ba? Bisal, of course, pag binasa natin ang tuloy-tuloy, bisal ismul fusuku ba'dal iman. Para bang lumalabas na ba, bisalis, no? Marinig natin yan, bisal ismul fusuku ba'dal iman. So, ipaparinig natin kung paano yung pagbabasa talaga niyan. Chapter 49, verse 10. Okay? 11, Tad. Ay, 11 ba? Oo. Bakit palagi? Okay. Ay, oo nga. No. Subhanallah, bakit? Kung saan naman ko eh? Lutang naman tani. Okay. Yan yung bunga ng walang kain tsaka walang tulog. Walang katulog po. Okay, so at least yan. Tsaka ano pala, verse 11 pala. So makikita natin, kapag tuloy-tuloy yung tanatawag na sabihin natin pagbabasa, okay, pakinggan natin. Okay. So nakikita natin. So malinaw ika nga, 'di ba? Pa bi, oh, bi salis, 'di ba? So bi sal is supposedly bi sal ismul fusuqu ba'dal iman. So hindi ko ni bi salismul fusuqu ba'dal iman. So yun. So kapag subalit paano pag tayo ay nagsimulang basahin diyan sa word na al-ism. So mayroon pa mga iba't ibang pamamaraan kung paano basahin, 'di ba, ang al-ism kapag sisimulan yung pagbabasa.
Okay? So pinahihintulutan, so of course sa riwaya na ni Hafs and then at tarika Shatibi at sa ibang mga tinatawag na pagbabasa, pinahihintulutan na magsimula sa tinatawag na hamza, okay? Sa hamza at babasahin ito bilang alismo. 'Di ba? Alismo. Sa halip na alismo ay magiging alismo. Okay? So hindi, syempre hindi alis to. Okay, hindi alis niya, hindi alis natin kundi alis mo. So alis mo at ito ay pinahihintulutan din na magsimula sa lam at babasahin bilang lismo. Okay, yan ay syempre walang tinatawag na problema sapagkat ito ay naisalaysay mula sa mga mambabasa. You know? So ulitin natin na, pwede mong basahin ng alismo kapag nag-start tayo sa pagbabasa sa word na isim, no? Mayroong alif wal lam at pwede mong basahin ng alismo. At pwede mo rin basahin ng lismo. Okay? Maliwanag ba? Ha, Ustad. Opo, Ustad. Okay. So, yun. So, tunghayan natin ang hamza. Okay. Tunghayan natin ang tinatawag na hamza al-wasal sa 10 pangalang na pakinggan mula sa mga Arabo. So, merong special na mga pangalan or na mga noun na kung saan ay ito yung mga sinasabi ng ating mga, sabihin natin na mga ulama, na sinasabi nila al-hamzatul wasli fil asma istima'iyya al-mahfuba al-ashara. Okay, ang ibig sabihin, yung hamzatul wasal is 10 pangalang na ipreserba at napakinggan mula sa mga Arabo. Okay, at sima'iyya, ang ibig sabihin ay ito ay napakinggan, okay, hanggang sa naisalaysay at naihatid sa atin at nang ito ay naipreserba. Okay, ano yung tinatawag na 10 pangalan na ito? 10 tinatawag na noun na ito. Okay, so of course, hindi yung 10 na ito, hindi lahat matatagpuan sa banal na Quran, sa loob ng banal na Quran. Merong 7 mula sa mga pangalan na ito ng 10 na nakasaad sa banal na Quran at yung 3 naman ay hindi. So, balik, ano yun, mga kapatid? Okay. So, 7 pangalan ang binanggit sa Quran. Okay? 7 tinatawag na sabihin natin, pangalan, hindi yan pangalan na which is name, kundi ito ay pangalan na, kasi magkaiba yung spelling ng pangalan na noun sa pangalan na which is name. Okay? Dapat yan ay ganun. Okay? Tama ba? Tama ba yung pagkakasulat, pagka-spelling ko? Pangalan, right? Basta noun? Okay. Sa mga teacher. Opo, ano po? Yes, okay. So, yun po mga kapatid. So, may 7 pangalan ang binanggit sa tinatawag na banal na Quran at lahat ng mga ito ay nagsisimula sa Hamza Maksura. Okay, Hamza Maksura. At nalalaglag ito, sandaling ito ay konektado sa mga nauna. Okay? Ang mga pangalang ito ay ang mga sumusunod. Yan, Ibn. Yan po yan. Ibn. Kaya makikita natin, halimbawa, sa banal na Quran, kung ating sabihin natin, i-research yung word na Ibn, okay? Ano ba yung ano? Ang daming ano, Ibn sa ano, sa tinatawag na aya. Hindi ko, ayan, sa Suratul Baqarah, verse 87. Puntahan nyo ang Suratul Baqarah. Okay? At marami pa yan, ha? Sa Suratul Baqarah, verse 87 ng banal na Quran, makikita mo yung word na Ibn. Okay? 87. Ayan. Okay? So, doon, mapapansin mo doon sa tinatawag na sabihin natin ng mushaf, na which is yung hamzatu al hamza dyan, no? Hamzatu al tinatawag na maksura, o hamzatu al maksura ang tawag dyan. Yung hamzatul wasal dyan ay hamzatul maksura. Okay? Hindi katulad ng hamza maftuha na kung saan na yun nga hamza tulwasal maftuha mayroon tong sign kumbaga na yun nga yung sad na maliit sa ibabaw ng alif. Subalit yan sa pagkakataon na ito yung word na ibin, diba? Yung salitang tinataw na ibin kahit pa puntahan nyo sa mushaf wala talaga, diba? Yung ito lang siya, isa siyang para siyang alif lang siya, diba? Saan ba yun? Yan sa surah chapter 87. Nakikita nyo yung Isa ibn Maryam, ay meron pala siya. Meron siyang tinatawag na ano. Meron siyang sad pa rin. Dinadaya tayo nito, ah. Okay, meron siyang tinatawag na ano.
sabihin natin ay sign pa rin ng ano, kaysa mushaf kung merong siyang ganun din na sign. Pero sa iba kasi wala eh. Anyway, so ang mahalaga, yan ay sabihin natin hamza maksura, okay? Na which is yan ay bahagi pa rin ng hamzatul wasal. Yan, ibn, ibna, yan yung word na ibna, yung word na imroon, at saka imraatun, pang-apat, pang-lima, isim, pang-anim ay ithnain, kasama yung ithnani, which is masculine at saka feminine form. Of course, yung tinatawag na sabi natin ithnatan, ithnataini, or ithnata. Okay? Depende yan sa tinatawag na kalagay ng Arab. You know? So, yung pito na ito ay ano ba yung pang sabihin natin? Ano yung tinatawag na pang ano? Yung pang pangwalo. Okay? Sino yung makapag ano? Meron tayong word, hindi ko na ano dyan. Hindi ko na ilista natin para at least magkaroon ko ng idea. Okay? So, meron tinatawag na, wait lang. Meron tayong word na sabihin natin ay ist. Yan, ang ist, wala sa Quran yan. Wala sa tinatawag na Quran. Imran. Okay. Ang Imran. Imran. Anong Imran? Ayn yung Imran. Hindi. Ayn, paano maging ano yung ya... ano, pantas. Ay naman yung... Ihamsa yung pinag-usapan natin dito. Lutang ka na naman, ya, pantas. Ano ba yan? Okay, so... Ismail? Ismail, yung Hamzat, ano yan po? Hamzat al-Qata, yung Ismail. Ist, at saka, ay, ayan, Ayman. Okay? At yung last, ay walang iba, kundi ay Ibnam. Okay, meron tayong word na sabihin natin Ibnam. Yan po yung mga, itong tatlo na ito, itong tatlong huli, ay wala po yan sa tinatawag na banal na Quran. Okay? Itong tatlo, yung Ist, yung Ayman, at saka tinatawag na Ibnam. Iba dito ay ginagamit sa tinatawag na half ng mga Arabo, yung sabi nating oth, ika nga ng mga, ng mga Arabo. Diba? Pero yung pito dyan, yung first seven, mga kapatid, yun yung Ibn, Ibna, Imroon, Imraatun, Isim, Ithnan or Ithnaini or Ithnatan or Ithnataini or Ithnata, lahat ng ito ay nasa tinatawag na banal na Quran. Pero itong tatlo, last three, wala sa banal na Quran, yung Ist, Ayman at saka yung Ibnam. Okay? So ang tawag dyan, ito yung mga pitong mga pangalan na kung saan ay na-preserve, kumbaga, diba? At ito ay narinig at na-preserve mula sa mga Arabo. Na kung saan ay sinisimulan, ika nga sa tinatawag na Hamza, Maksura. Yes, Mardia? Correction ko lang sa ano example na sa surat ng Hujarat 11 ay late kasi sa Mardia. Kanina pa na-check yung tinatawag na 11. Okay. Na-check na po sa Zaki Laukher. Tapos na po, Sister Mardia. Okay? Simpo yan, ha? So, bilang halimbawa nito sa marami, ito, halimbawa, isa-isay natin, yung Ibna Maryam. Okay, so kapag sisimulan natin yan, so magiging tinatawag na Ibna Maryam. Iba, magkakaroon siya ng value pagdating sa pagbigkas. At gayon din sa pagdating sa Ibna, Ibnatun, Ibnata Imran, ayan din, no? Which is Taong Maftuha. Ibnata Imran, nagkaroon din ng tinatawag na haraka, yung Hamzatu, Hamzatul Wasl, diba? At of course, yung Imroon, Halak, yan, yung matatagpuan sa chapter 4, verse 175. Okay? At gayon din, meron tayong Imra'atul Aziz. Ayan. Okay? At of course, yung Ism, Ismarabika. Okay? Meron pa na, Bismarabika alladhi khalaq. Diba? So, ganun din. Of course, yung tinatawag na Ithnaini. So, Ithnaini. And of course, we have Ithnata Ashrata Aina. Yan sa chapter 2, verse 16 ng banal na Quran. Okay? So, lahat ng ito ay, ito yung mga sabi natin mula sa sampung na pangalan na kung saan ay naipreserba mula na naririnig ika nga mula sa mga Arabo. You know? Then yung tatlo nga ay hindi kasali at hindi naibilang o walang matatagpuan ika nga sa tinatawag na mushaf. Okay. Nalulako tayo ngayon sa ang hamzatu alwasal sa mga fi'lun madi. Sa mga fi'lun madi, which is yung mga pandiwang pangnagdaan, fi'lu amrin, pangdiwang pautos,
at saka tinatawag na masdar o salitang ugat nito. Okay? So, ano yung masabihin natin? So, tulad ng sinasabi natin kanina ng hamzatul wasal ay papasok siya sa mga af'al, sa mga pandiwa, at the same time, papasok din siya sa mga tinatawag na isim. Okay? Sa mga pangalan. Of course, una is al-af'al al-thulathiyah. At-thulathiyah. Ang ibig sabihin, ito yung mga trilateral verb. Ito yung mga verb which is composed of three letters. Okay? Tatlong tinatawag na titik. So, halimbawa, na mga kapatid, no? Pandiwang may taglay na tatlong titik. Halimbawa, sa al-amar, no? Diyan ang idrib, ifta, udukul, diba? So, diyan po sabihin natin na diyan yung tinatawag na hamzatul wasal. At gayon din sa al-af'al, al-khumasiya, ito yung kung ang tatlong letra ay triliteral, ano naman ang mayroong apat na letra? Ano naman tawag dyan? Pentagon? O pentaquiliteral? Ano ba? Quadrilateral? Khumasi. Pag sinabing khumasiya, mayroong, ito yung verb na binubuo ng apat na titik. Okay? Apat na sabihin nating titik. Na kung kaya, sa English, hindi ko lang sa English term kasi kung alibaw yung rubaiya, which is quadrilateral. Tama ba? Quadrilateral. Pag lima naman, anong yun? Pag lima. Khumasiyah? Yes, sa English ba? Sa English term. Okay, sa English term, ano yung lima? Panglima. Mayroong limang tinatawag na titik doon sa isang verb. Anong nakalimutan ko sa English term eh? Trilateral, quadrilateral. Ano yung limang pangalan ano diyan? Pentagon po ang size. So pwede nito sabihin pentagulateral. 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 Kasi one side po, pentagon. Di ba? Tama po yan na yung sides is may limang sides. So, di ba? Pero paano natin naman i-connect doon sa mga letra. Ambot. Basta yun na yun. Basta kumasi ang tawag dyan sa Arabic. Malinaw? Okay. So, halimbawa sa al-madi, felon madi, no? Is waddad. So, ilan litra yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ikhtalafa. Di ba? Yung fantakam na, of course, alisin mo yung fa dyan. Hindi naman kabila niya sapagat efa. Tinatawag na ano yan? Takib. At saka yung da fantakam na, 'di ba, yung yan, lahat ng ito ay at saka yung nun dyan is nun na walang ibang damir, 'di ba? So ibig sabihin basically lahat yun ay mga pandiwa verb na kung saan ay mayroong involved o naglalaman ng limang tinatawag na titik. Of course sa felul amar naman ay wadarib, no, iqtarib, no, sa almasdar ay mayroong imba'ath na, okay, imbi'athuhum. Ikhtilaq. Yung masdar, ibig sabihin ng masdar ay root word or sabihin natin ito ay verb noun or pawatas. Okay? So, ang mahalaga dito, inaano natin dito na pumapasok siya sa mga iba't ibang tinatawag na sabihin natin, no? Iba't ibang afal. At gayon din sa fellow asudasiya, na kung saan ito ay binubuo, yung mga pandiwang ito ay binubuo ng anim na titik. So, ano yung side ng anim? Hexagon? Hexolateral, anyway. So yun yan, wastaftahu, istakbara, 'di ba, sa felon madi, at pagdating sa felon amar, no, istaino, 'di ba? Istaghfir, 'di ba? Of course, al masdar naman istighfar, istikbara, 'di ba? So ang mahalaga, pumapasok sa tinatawag na sabihin natin different forms, ika nga ang hamzatu al wasal. Kaya naman, ang hamza al-wasal ay hindi pumapasok sa mga pandiwang mayroong apat na titik o tinatawag na al-af'al ar-ruba'iyya. Ulitin natin ha, ang verb na binubuo ng apat na titik, mga kapatid, o ruba'iyya, okay, yung quadrilateral, ay hindi pinapasukan ito o hindi pumapasok rito ang hamzatu al-wasal. Malinaw? Okay, hindi siya tinatawag na pumapasok. Sa ano lamang, thulathiya, khumasiya, at saka sa sudasiya. At of course, sa tinatawag na felo amar. Okay? Felo amar. Kahit pa sa felo amar, pagdating sa raubaiya, hindi rin pumapasok yung tinatawag na sabihin natin, hamzato al-wasal. Okay? Now, ang dadako tayo ngayon sa haraka ng hamzato al-wasal.
So siyempre minsan yung hamzatul wasal ay nagkakaroon ng kasra na haraka, nagkakaroon ng sabihin natin ng fatha na haraka, nagkakaroon din ng dhamma na haraka. So depende yan sa tinatawag na kalagayan ng isang salita. Okay, kaya narito yung detalyado sa bagay na ito. Okay? Una, ang hamzatul wasal ay magiging fatha sa lam at ta'rif sa kalagayan na kapag sisimulan dito ang pagbabasa. You know? So, ibig sabihin, mga kapatid, habang buhay na magiging fatha at hindi ito magbabago ang haraka na ibibigay natin sa hamzatul wasal kapag ito ay involved ito sa tinatawag ng lam at ta'rif. Okay? Ibig sabihin, kapag ang hamzatul wasal ay pumapasok sa lam at ta'rif, then alatul habang buhay, unchangeable, kumbaga, ang kanyang haraka, at ito ay magiging tinatawag na fatha. Kaya al-ardu, Allah, di ba? As-samawat, di ba? Lahat ay magkakaroon ng haraka na fatha. Okay? Malino yan, ha? So, pag na tayo ay nakakita ng isim na mayroong alif wal lam, so sisimulan natin babasahin dito, kinakailangan yung hamzatul wasal, ang ibibigay natin na haraka, always fatha. Always fatha. At hindi mo pwedeng baguhin yan. Okay? Pangalawa, ang hamzatul wasal ay magiging kasra sa 10 pangalan na napakinggan mula sa mga Arabo, at yun yung tinatawag na al-asmal, asharat al-asma'iyya al-mahfudha, o na kung saan mula rito ay 7 nakasaad sa banal na Quran, at yun ang nakuha natin kanina. So lahat ito ay sisimulan sa tinatawag na pagbabasa, at ang ibibigay natin, kumbaga, pag sinimulan natin ang pagbabasa, ay magiging tinatawag na kasra. Kaya ibin, ibna, diba? Ithnan, ithnataini, diba? Isim. So lahat yan, ist, at saka ibnam, at saka iman, okay? Iman. So ito po ay tinatawag na, sabihin natin lahat ng ito ay mag-start sa tinatawag na kasra. Okay? Then of course, ang hamza to, al-wasal, ay magiging maksura sa mga fi'l, madi, al-amar, at saka sa al-masdar. Sa pagsisimula rito ng pagbabasa, kapag ang pangatlong titik sa fi'il ay kasra asli, original na kasra. Okay, tulad ng halimbawa ng isbir. Okay? Ikshif. Kaya makikita natin dyan, papaano, kasi may mga katanungan, papaano natin sisimulan yung hamzatul wasal, di ba, sa pamamagitan ng anong haraka? Halimbawa, kapag ito ay pumasok sa mga verb, di ba? Tulad ng halimbawa ng fi'lu amrin, di ba? So dito, kapag malalaman natin yan, maibibigay natin yan, depende sa kung ano yung tinatawag na haraka ng pangatlong letra doon sa fi'l na yun. Halimbawa, meron tayong word na isbir, di ba? Isbir. So dito, so yung pangatlong letra mula sa isbir, bibilang ka, no? Hamzatul wasal, tapos sad, tapos ba. So yung pangatlong letra dito ay kasra. Na kung kaya, since na ang pangatlong letra dito ay kasra, ang ibibigay mong haraka doon sa hamzatul wasal ay kasra din. Kaya hindi mo pwede sabihin asbir, hindi mo pwede sabihin tinatawag na sabihin natin ay usbir, kundi isbir. Okay? Ayan ay pagdating sa tinatawag na fi'lu amar. Linaw? Fi'lu amar, mga kapatid. Ayan ha, makikita isbir. Kaya ito ay nakarelay doon sa haraka ng pangatlong letra. Okay? Kapag kasra, kasra. Kaya isbir. Ikshif. Okay? Ikshif. Yung pwede sabihin, okshif. O kaya sabihin natin tinatawag na akshif. Hindi. Kaya magiging magkakaiba na ng kahulugan yun. Kundi ikshif. Kasi pag sabihin mo ang tinatawag na akshif, ako mismo ang naggumagawa ng akshif. Gumagawa ng pagdiskobre. Pag sinabi mong ikshif, ikaw ang inuutusan mo siya na gumawa ng pagdiskobre. Okay? Pag sinabi mo naman tinatawag na sabihin natin ay ukshif ay may iba yung kahulugan. Okay? So we're talking about the fi'lu amr. Malinaw? So kapag ito ay kasra asli, ika nga, di ba? Tulad na nasa halimbawa, nagkakaroon ito yung hamza na ibibigay mo dyan, yung alwasal ay walang iba kundi kasra. O di naman kay fatha. Pwede maging fatha ang tinatawag na sabihin natin, no? Ang hamzatul wasal, tulad ng halimbawa istaghfir, okay? Astaghfir, okay? Astaghfir, actually astaghfir yan, hindi yan istaghfir. Okay? Astaghfir.
which is big sabihin ay fi'lun mudari, no? O, baguhin natin. Hindi po 'yan tinatawag na istagfir kasi pagkat istagfir, ano na 'yan siya? Magiging fi'lu tinatawag na ano na sa nanda 'yan. Okay? Fatha is asta o. Ishana. Okay? Tama nga, astaghfir. Okay? Astaghfir. So, makikita natin dyan, istaghfir or astaghfir. So, makikita natin dyan, yung ta dyan, okay? Ay, sabihin natin ay, since yung ta dyan ay fatha, so, ang ibibigay mong haraka dyan sa hamdatul wasal ay fatha. O, sabihin, istaghfir. Okay? O, astaghfir. So, okay, astaghfir. So, which is, yan ay may tinatawag na ilang litra ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudasi yan, no? So, pag ito ay fi'lun mal, fi'lun tanatawag na ano? Astaghfir. Diba? Fi'lun mudari. Okay? Pero kapag ito ay tumutukoy sa fi'lun tanatawag na fi'lu amrin, istaghfir. Diba? So, nag-iba yung harakan yan. Okay? Nag-iba yung tanatawag na haraka. O, di naman kay ittaku, so, maaring fatha, yung tanatawag na yung pangalawa dyan, kasi pangatlong litra yan, yung double T yan. Diba? Kasi meron tinatawag na double consonant, kaya naman, yung pangatlong litra, ta pa rin. Kaya naman, fatha, na kung kaya ay, ang ano mo is tinatawag na, okay, ittakaw. So, okay, ittaku. Diba? So, ibig sabihin dito, kapag ang tinatawag na pangatlong litra ay fatha, ang ibibigay mong tinatawag na haraka ng hamzatul wasal ay kasra. At ganun din kapag, yun nga, sa ittaku, since na ang tadyaan ay fatha, okay, so ang ibibigay mong tinatawag na haraka ng hamzatul wasal ay fatha, ay kasra. So nangangahulugan dito, ang hamzatul wasal ay magiging kasra siya unang-una kapag ang pangatlong litra mula sa verb na yun ay kasra. Okay, katulad ng isbir at saka ikshif, o di naman kaya'y yung haraka nung pangatlong litra ay fatha, ang ibibigay mong haraka ng tinatawag na hamzatul wasal ay kasra din. Kaya itaku, istagfir, isbir, ikshif, lahat ng ito ay tumutukoy sa tinatawag na fi'lu, sabihin natin fi'lu amrin, okay? O kaya sabihin natin nga, okay, fi'lu amrin kasi yan. Pag madi naman, iba yung kapag ito ay, alimbawa, istagfara, fi'lu madi rin yun, depende sa ilang letra o ilang titik ang merong tinatawag na verb, okay? Yes, Nurjanna? Ustad, mm-hmm. Yung pwedeng na ang kasra ay magiging dama, halimbawa yung isbir, okay. Magiging usbo. Okay, hindi po. Hindi po magiging pwede. Hindi po pwedeng ganun. Usbor, wala pong ganun. Wala pong ganung salita. Hindi po ustad. Maliban lang din na hindi naman kasi ami ang ginagamit namin. Usboro. Hindi po ha. Baka dahil lang ami na ang ginagamit namin kaya usbor. Ay, okay. Baka siguro po sa mga mahaliya, kumbaga, mga colloquy. Words. Okay. Pero pag mushaf o pag ano po, pag classical Arabic, okay, ibig sabihin ay which is sa Quran ay ano talaga 'yan? Isbir. Okay, either pag singular form isbir, pag baba isbiri, pag maraming isbiru. Okay? Hindi usburu. Okay? At saka siguro sa mga ano po, sa mga 'yun nga salitang kanto o kaya salitang dyan, dialect dyan. So parang ganun na nga po, usbur. Usbur. Okay. Arabic. Yes, ka. Yan, usburi. So, anyway, kasi may mga karamihan kasi hindi kasi nakapag-aral. Although mga Arabic sila, pero kulang sila sa kakulangan sa pag-aaral ng classical Arabic. Kaya yung kanilang mga salita talaga ay pabalagbag, 'di ba? Sa halip na halimbawa, umayos ka ng ano, umayos ka ng tinatawag na kung ano yung mga sinasabi, kada-kada, mga ganun, kida-kida, di ba? Shida-shida, di ba? Mga ganun. So, yun po yun ay, minsan yung mga kapatid natin Bangladesh ay sinisira nila yung Arabic, kaya na-adapt ng mga ilang mga Arabo. Yung salita ng mga, yung Arabic. Okay. Tulad ng ano, meron akong kwento. Makwento ko lamang. Wow, okay. Mayroong isang ibang lahi, kung hindi ako nagkamali, kapatid natin from Pakistan or Bangladesh ata.
pumunta dito sa tinatawag na Saudi, baguhan Saudi Arabia, eh gusto niyang, meron siyang kaibigan na gustong, alam mo yun, gustong bisitahin yung doon sa hospital na kung saan doon nagtatrabaho sa mga hospital ng mga baliw. Okay? Tapos, pupunta siya doon sa lugar na yun, hindi niya alam yung hospital ng mga baliw. Kaya, so, nagtanong siya, sabi na, Fen na Mustafa Mafimuk. Fen Mustafa, alam mo yun, Fen Mustafa, saan daw yung hospital ng mga walang, ano, walang utak? Saan daw yung, Fen Hospital, Fen Mustafa Mafimuk, di ba? So, problema talaga yan. Kasi ang ibang lahi, sinisira talaga nila yung sabihin natin, sinisira talaga nila yung classical Arabic. Diba? So akala ng mga walang nakapag-aral sa tinatawag na Arabic na yun na talaga yung Arabic. 'Di ba? Okay, anyway. So yun ano pala Arabic? Ha? Fusha. Fusha. Anong yung sa classical Arabic Fusha? Yes, ah. Walang para sa ba 'yun tawag mo? Ah, para mustashfa ng chinin. Ano? Mustashfa al-imrad al-aqliya. Pwede rin mustashfa al-ano, mustashfa al-imrad al-aqliya, pwede rin. Okay? Mustashfa ghayru aql. Mustashfa ma fi aql. Hindi na mustashfa bidun aql. Problema 'yan, okay? Okay. So 'yun 'yung mga kapatid. So mustashfa. Okay. Okay, Master. Okay. Sa alimbawa, sa sinabi ng ihdinas siratal mustaqim. So diyan ang ilalagay nating haraka diyan ng hamzatul wasal ay walang iba kundi ay kasra dahil nga yung pangatlong litra, no, pangatlong titik, kumbaga dito sa verb na ito ay kasra. Kaya ang hamzatul wasal ay magiging tinatawag na kasra. Malinaw? So yun yung technique doon. So kung hindi mo alam papaano talaga yung pagbabasa doon sa word na yon na merong hamzatul wasal at doon ka magsisimula sa pagbabasa, din ito yung isa sa mga technique. So bibilangin mo ngayon yung tinatawag na sabi natin yung verb na yon, bibilangin mo yung tinatawag na sabi natin yung letra ng pangatlo. So pag nabilang mo yung pangatlo, magsisimula siyempre doon sa hamzatul wasal, kung ano yung haraka nito, okay, yun ang ibibigay mong tinatawag na sabihin natin ano, okay, na haraka ng hamzatul wasal. So alam natin, magiging kasra lamang ang hamzatul wasal kung ang pangatlong litra doon sa pandiwa na yon, doon sa verb na yon ay kasra or tinatawag na fatha. Okay? Fatha. So kapag nakita mo yung pangatlong litra, ang haraka nito ay fatha or kasra, so automatically, ang hamzatul wasal, ang haraka nito ay tinatawag na kasra. Okay? So yun. At gayon din, yan, sa sinabi ng Allah, sa chapter 9, verse 18 ng Banal na Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. So, dyan, so since na ang ta dyan ay pangatlong litra at ang kanyang haraka ay fatha, therefore, ang hamzat al-wasal, ang ibibigay nating haraka ay walang iba kundi kasra. Okay? So, malinaw ba? So, yun ang technique. So, yun ang tinatawag na technique. Okay. Next is ang hamzatul wasal ay magiging maksura. Okay? Ay tapos pala. Ang hamzatul wasal ay magiging dhamma asli. Dhamma asli, original na dhamma kapag ang pangatlong titik sa fi'l ay dhamma asli. Pag sinabing dhamma asli, original talaga na dhamma, hindi dhamma arida kasi may mga dhamma na naga which is accidental na naging dhamma siya because of the other reason. Pero yan talaga asli talaga. Original talaga na dhamma yung pangatlong letra, yung haraka ng pangatlong letra. Katulad ng halimbawa ng urkod. Okay? So diyan, so since na yung pangatlong letra sa salitang urkod ay kaf at ang kanyang haraka ay dhamma, therefore ang ibibigay mong haraka ng hamzatu al-wasli ay dhamma rin. Kaya hindi mo pwedeng sabing irkod. Okay, arkod, hindi pwede, kundi urkod. Okay? Halimbawa yung udu'u. Diba? Udo. So, yung ayin, of course, yung pangatlong litra at yung kanyang haraka ay tinatawag na dhamma asli, original dhamma. Therefore, ang hamza, alwasal, ang ibibigay nating haraka ay dhamma din. Okay? Kaya, udo'u. Okay? Gayun din, id, okay? Ujututhat. Okay? Hindi pwede sa ijututha, kundi ujututhat. Kapag start natin dyan, magbabasa, syempre. Okay? So, ujututhat. Manina sapagkat, yung tinatawag na tajaan, which is pangatlong litra sa verb na yan, ay dhamma. Kaya naman, ang hamzatul wasal ay dhamma. Ang unzur, ang tinatawag na unzur, gayon din ang unzur, di ba? Ang dha ay dhamma,
na kung kaya ang hamzat al-wasal, ang haraka nito ay dhamma. Okay, malinaw ba? So yun ang technique, mga kapatid. Okay. So halimbawa yan, sinabi ng Allah sa udukhulu, diba? Udukhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun. So udukhulu, ano bang litrang, ano bang pangatlong litra sa udukhulu? Hindi bagat kha, diba? Tapos ang haraka ng kha ay dhamma. Therefore, ang hamzatul wasal na ibibigay nating haraka rito ay walang iba kundi ay dhamma rin. Kaya udukhulu. You know? Hindi idukhulu at hindi adukhulu kundi udukhulu. Okay? Malino ba? Opo, malino. Okay. Okay, ganun. Subalit, ito na. Kung ang dhamma naman ay hindi asli, kundi arida, ibig sabihin accidental na nagkaroon, ito ay naging dhamma because of the reason, ay babalik ito sa original. Babalik siya sa tinatawag na original. Ibig sabihin, kung ano ang original form, ika nga, bago pa ito nagiging dhamma, yun yung tinatawag na haraka na ibibigay ng tinatawag doon sa hamza. Ito ay napapaloob sa limang salita. So itong tinatawag na ano, itong dhamma arida, mapapaloob ito sa tinatawag na limang salita sa banal na Quran. Yung tinatawag na diyan, which is yung tinatawag na yan. Paano? Ang tanong ko sa inyo ngayon, paano basahin yan? Sige nga. Sino makapag volunteer? Ha? Dhamma po. Okay, omshu. Ano ba? Omshu, okudu, obuno, otu, ondo. Okay. Okay, masyala tabarakala ay nagkaano yung khilaf yung mga ano natin, no? Mga madhab. Okay. Ang tama po diyan ay ang ibibigay nating haraka diyan ay kasra. Kasra po. Bakit? Kasi ang dhamma na meron doon sa tinatawag na pangatlong letra sa verb na 'yan ay hindi dhamma asli, kundi dhamma arida. Okay, for example, mga kapatid, explain natin bakit nagiging tinatawag na sabihin natin na dhamma arida. Andiyan na nga nakasulat, di ba? Okay. Baka dhamma arida. Okay, ganito po yan kung bakit ito ay nagiging tinatawag na dhamma arida. Ayan po, wait lang. Okay? Saan ba yung, ayan. Uy, ano ba to? Wait lang po. Okay. Ayan, magdodrawing tayo. Okay. So, alimbawa yung word na imshu, ano ba ang original form niyan? At pag sinabing original form, babalik siya sa tinatawag na singular form. Okay? Kasi lahat ng original form ng fi'lun madi ay tinatawag na sabihin natin ay, o kay fi'l ay tinatawag na sabihin natin ay, tatluhan kumbaga, you know, which is pang-isahan. Alimbawa, ang original form niyan ay yan, imshi. Okay, imshi, kasi imshu pang maramihan, plural form yan, imshu. So gagawin mo siyang singular, imshi. Wait, mano maliit, wait lang. Okay, so yun po yan. So, nakikita niyo yan, yung imshi, yan po yan ay kapag, yan. So, yung litra, which is yung original form, ika nga singular form, di ba, yung default form is a singular form. Tandaan natin yan. So, since na ang original form, ika nga, which is yung pangatlo dyan na litra, yung litra shin, di ba, litrang shin. Na kung kaya sa original na form nito ay kasra, therefore, ang ibibigay mong haraka ng hamza dyan ay, hamzatul wasal ay kasra. Kaya imshu. Ino mo pwede sabihing umshu. Nanabuang na. Walang word na umshu. Okay? Pagtatawanan ka ng mga Arab. Malinaw? Kundi imshu. Malinaw? So, ganun din sa tinatawag na sabihin natin na ikadu. Hindi mo pwede sabihing ukudu. Okay? Kundi tinatawag na ikadu. Kasi nga, ano ba ang original form niyan? Okay? Ang original form niyan ay ikadi. Okay? Ikadi. You know?
Ustad? Yes. Ay, yung original form po na tinutukoy nyo, ano po ba yan? Yung hammer o yung... Of course, fellow na... Pag sinabi ko original form na, kasi since na yung mga jar, eh, fellow amrin man yan. Okay? Fellow amrin niya. So therefore, pagdating sa bilang, ang original form ng tinatawag na fellow amrin ay singular form. You know? Singular form. Kaya naman ay, halimbawa, iqdi o iqdu, pwede iqdi. Okay? Iqdi. So halimbawa, sa... Balib. Yes? Balib po kami sa original form ng fellow amrin na ano? Oo. Na singular. O singular form. Babalik po kayo doon. Okay? Kapag yan ay, kapag ang tinatawag na yun ay arida. Okay, ibig sabihin, yung mga usually kasi arida ito dahil nga yan po ay mayroon tinatawag na harful illa, mga weak letters kumbaga na involved. Masya, kada, bana, okay, mada, ata, lahat po yan mayroong weak letters sa tinatawag na dulo. Halimbawa, yung masya, mim, shin, at saka, yan. So sa dulo, makikita mo dyan, mayroong tinatawag na aliful maksura, right? Okay, yan po ay mga sabihin natin mga weak letters po yan pagdating sa usapin ng sarf. Okay? Kaya naman, so nagiging tinatawag na damma, okay, ito, which is damma arida. Okay, hindi siya damma asli, kundi damma arida. Nainaw ba yun? Okay, so yun yan. Halimbawa, ibno. So, ibno, okay, na kung kaya, ang original form niya is ibni. Sa singular form, ika nga ibni. Okay? Ibni. Diba? Kaya naman, okay, hindi mo pwede sabihing ubno. Hindi mo pwede sabihing ubno, kundi ibno. Okay, ibno, ibig sabihin ay itayo ninyo. You know? Gayon, imdo. Okay, imdo. Ayan, kasi ang ano niya, original form niya, singular form, which is md. Okay? So, ang pangatlong litra ay kasra. Therefore, ito ay tinatawag na magiging kasra yung hamzatul wasal. At gayon yung tinatawag na ito, okay? Actually, yan ay ito. Kasi nga, ayan ay may sa, ano ng mad. Anyway, yan ay tinatawag na i, okay, ito. So, it, kasi ang ano niya, original form niya is et. Et. Okay, hindi 90, hindi 60, kundi et. Okay? Ayan. Yung fellow madi po ng ito na tusmat ay ata. Okay, fellow madi ata. Okay, fellow madi is ata. Kapag ito ay ginawa mo siyang amar, et hada. Okay? Et behada. You know? So nawawala yung tinatawag na sabi nating hadfu harful illa kapag fi'lu amrin. So ang mahalaga yung lima na ito, mga kapatid, yung mga litra, tandaan niyo lamang yung mga litrang ito which is lima, no? Ay pagsisimulan natin sa tinatawag na hamza, sisimulan natin ang hamzatul wasal lang ating ibibigay na harakat ay walang iba kundi ay kasra. Okay, malinaw ba? Alhamdulillah. Now, Adam? Yes? Pag may mga weak letters na Ustad, is automatic na yung damma arida? Yes, kapag ginawa siyang ano, kapag ginawa siyang plural, ika nga form, kapag ito ay sabihin natin na yes, kapag gagawin siyang plural form. Halimbawa, ano pa, bala, okay? Bala, tapos iblu, mga ganun ba, okay? Iblu. O ano pa man, basta, tapos gawin mo siyang tinatawag na sabihin natin ano. So, yung abdamma dyan, hindi abdamma asli, kundi ay tinatawag na abdamma arida. Okay? Kasi ang mga abdamma arida, kung mapapansin nyo, ito yung mga abdamma arida, ayan. Yan. Mga abdamma arida yan. Yung tinatawag na abdamma arida. Okay. So, dito, next is papasok ang hamzatul wasal. Ayan. Papasok ang hamzatul wasal sa iisang harf na kung saan ay ito ay lam at ta'rif. So, mag-iisa lamang papasok ang tinatawag hamzatul wasal sa lam at ta'rif na sa harf which is yung tinatawag na lam at ta'rif. Lam at ta'rif. Okay? At ang magiging harakan nito palagi ay fatha tulad ng al-ard, al-kitabo, Allah. So, nakuha na natin yan. Medyo madali lang yan. And of course, another... Ang magiging palagi ang harakan ng hamza al-wasal sa mga pangalan ay kasra. Pag sinabing tinatawag na noun, mga kapatid, which is either masdar, okay? Or either tinatawag na sabihin nating noun, kumbaga, tunutukin natin dito is pangalan, which is noun,
na kung saan ay pinanggagalingan ng, sabi natin, ito ang verb noun, kumbaga masdar, maninam, ay walang iba kundi ay laging tinatawag na kasra. Kaya makikita mo, istikbar, istigfar, Ibnu Maryam, ismuhu, okay, ismuhul masih. So lahat ng ito ay, lahat ng noun, lahat ng tinatawag na noun, sisimulan, ang hamzatul iwasal, ang ibibigay na haraka ay walang iba kundi ay kasra. Okay? Ito ay tinatawag na, sabihin natin ay kasra. Okay? So malinaw, so lahat ng noun ay ang ibibigay natin tinatawag na haraka sa hamzatul iwasal ay kasra. No, meron dapat pansinin mga kapal sa pananampalatayang Islam. Tungkol sa haraka ng titik ra, mula sa haraka, okay, tungkol sa haraka ng titik ra, mula sa salitang imroon. Mula sa yung salitang imroon, di ba? Susunod ang haraka ng titik ra sa kung ano ang kasunod nito. Ibig sabihin, haraka na may kinalaman sa tinatawag na i'rab, di ba? Kasi minsan ang ra diyan sa imroon ay nagiging damma, nagiging fatha at nagiging tinatawag na kasra. Depende yan sa tinatawag na kasunod nito, which is yan ay nagkakaiba-iba ang kalagayan lalo pat may kinalaman sa tinatawag na i'rab. Okay? Sa salitang ito lamang. Sa salitang ito lamang makapal sa imroon. Sa ibang tinatawag na pagkakataon ng ra ay sabihin natin wala. Kasi kaya mapapansin natin diyan yung tinatawag na ra ay nasa gitna. Okay? Nasa tinatawag na gitna. So yung ra na yan, sa gitna na yan, imroon, susunod siya kung ano yung kalagayan ng pagdating sa i'rab nung kasunod nito, which is yung tinatawag na sabihin nating hamza. So diyan ay nominative yung hamza, na kung kaya yung ra din ay nominative. Diba? Kapag ang kasunod na, which is yung hamza, ay accusative, ang ra din ay accusative. Kapag genitive naman. Okay? So at sisimula naman ang hamza nito sa pagbabasa bilang palagi ang kasra. Walang duda, kasapagat isim yan, so palagi ang tinatawag na kasra. Tulad ng mga sumusunod, no? Yan, likul, halimbawa, imra'a, so, imra'a saw. Nasa banal na Quran po yan, imra'a saw. Diba? Imra'a saw. Mapapansin natin dyan, no? Yung raja'an ay fatha, sapagat yung haraka ng hamza na kasunod nito ay fatha. Diba? Makikita natin yan. So, ano to, yung ra talaga niyan, ano niyan talaga, balingbing talaga yan. Then of course, yung inimroon halak, makikita natin dyan, no? Yung haraka ng ra ay damma. Therefore, bakit? Dahil nga yung haraka ng hamza, kasunod nito ay damma rin. Okay? So, depende yan sa Arab. Again, di sa likul limriin. Diba? Mapapansin natin yung haraka ng rajaan ay kasra, dahil nga yung haraka ng hamza na kasunod nito ay walang iba kundi kasra. So, balit, sa hamzatul wasal, dyan meron sa imra'a, ay nagiging imroon, ay nagiging lagi ang tinatawag na kasra. Okay? So, malinaw ba yung punto na yan? Sister Mardia, go ahead. Ansar, may tanong ba yun? Paglilin ako doon sa a-a-a-jamiya. A-jami, okay. Sa may mga turok ang Shatibi, mga turok yan, halimbawa riwaya Hafs an Shatibi, riwaya Hafs an ano, ibig sabihin yung riwaya an Hafs, okay, ang turok Shatibi, ibig sabihin mga turok yung mga sa ruta kumbaga, pero yung pamamaraan ng pagbabasa ay kay Hafs. Subalit sa riwaya ni tinatawag na sa turok ni Shatibi, halimbawa sa ruta ni Shatibi. So may mga turok yan. Ay, nasa pagkaalaman yan sa pamanat ng mga ng kiraa, Sister Mardia. Okay? Okay. Babasahin natin dito sa awari o hasag o ganito sa na-explain. Okay. A-a-jami. Oh, a-a-jami. Okay. A-a-jami. Ako po, 19. Okay, pagkakaroon ng haraka ng harf sakin, of course, bago ang hamzatul wasal. So, medyo ano yan, madali lang sa atin yan, mga kapatid, no? Okay. So, paano ba magkaroon ng haraka yung harf sakin sa, which is bago mag-hamzatul wasal? Magkakaroon ng patinig, okay? Magkakaroon ng patinig ang titik na may sukun sa pamamagitan ng fatha, dhamma, or kasra kapag ito ay natagpuan bago ang hamza al-wasal. Tulad ng mga sumusunod. Una, kapag ang tanwin ay nauna sa hamzatul wasal, kung gayon ang nun nito ay magkakaroon ng patinig na kasra.
Tulad ng adanini, alam natin yan, adaninillati. Okay? Adaninillati. Okay? Kasi bakit yung tanwin ay nauna sa hamzatul wasl, kung gayon ang nun nito ay magkakaroon ng patinig na kasra. Okay? Kaya tulad ng kul huwallahu ahadunillahu samad. So kapag ang tanwin, mga kapatid, ay nauna, okay, dumating bago mag-hamzatul wasl, so ang ilalagay natin dyan sa nun na zaida, which is nun sakina, kasi ang tanwin, alam natin yan, ay nun zaida yan, which is sukun. Na kung kaya, magiging tanatawag na kasra. Hinam? Yun po yung rulings. Kaya hindi mo pwede sabihing adaninullati, hindi mo pwede sabihing adaninallati, kundi adaninillati. Ulitin natin na, tanwin, kapag ang tanwin ay dumating bago mag-hamzatul wasl, ang tanwin dyan ay kukonvert natin sa tinatawag na kasra. Kaya magiging adaninillati. Okay? Then, of course, halimbawa, marami yan. Tulad yan, halimbawa sa chapter 40, verse 8 ng banal na Quran. Diba? Rabbana wa adakhiluhum jannati adaninillati wa attahum. Ila akhir al-aya. At the same time, yan, sa chapter 18, verse 88, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan al husna. So mapapansin natin diyan jazaan, tapos kasunod nito ay hamzatul wasl. Therefore ay ang tanwin diyan ay gagawin natin tinatawag na kasra. Okay, kaya jazaan al husna. You know? At kaya nga't may haraka pag tanong bakit may haraka yan, sapagkat iltika'u sakinain. So ang tanong naman, bakit kasra naman ang ibibigay natin tinatawag na, which is na haraka dyan sa tanwin na yan? Sapagkat nga, ang kasunod nito ay hamzatul wasal. Okay? Yun tinatawag na kasagutan. Kapag naman ang min ay nauna sa hamza al wasal, ang nun ay magkakaroon ng patinig na fatha. Magkakaroon ng patinig na tinatawag na sabihin nating fatha. Kaya, ito yung mga kasagutan. Bakit naman pagdating sa which is nun sakina, kasunod ay alhamzatul wasal, ika nga. Diba? Bakit hindi kasang ibibigay natin kagaya ng adeninillati? Diba? Sapagkat iba naman ang rules na yan. Linaw? Okay? Kaya halimbawa, yan, tulad ng minal, diba? Minal jinnati wan nas. Kaya hindi mo po nasabing minil jinnati wan nas, kundi minal jinnati wan nas. Linaw? So kapag ang takatanungan, bakit nagkakaroon, kasi ang original niyan ay min al-jannat, okay? Min al-jannati. At nagkakaroon ng fatha ang nun sa kina dahil ito ay dumating bago ang hamza al-wasl. Bilaw. Kapag ang tanong ay bakit nagkakaroon ng haraka ang nun sa kina diyan, dahil nga iltika us sa kinain. So balik ang katanungan, bakit fatha ang ilalagay natin diyan? Dahil nga ang kasunod nito ay hamzatul wasl. Kaya min al-jannati wan nas. You know? Kapag ang ano naman, kapag ang tinatawag na mim naman na pangmaramihan o mim al-jamu', no, ay nauna sa hamzatul wasl, ito ay magkakaroon ng dhamma. Magkakaroon ng tinatawag na dhamma. Okay? Halimbawa sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayan, alhaakum at-takathur. Kasi ang original niyan ay alhaakum at-takathur. 'Di ba? So nagkakaroon ng patinig dhamma ang mim sakina dahil sa ito ay dumating bago ang hamza al wasal, 'di ba? So kung ang tanong ay bakit nagkaroon, bakit bibigyan natin ng haraka diyan samantalang alhakum naman 'yan kasi nga iltika usakinain, 'di ba? Pag nang ang tanong naman bakit naman ay dhamma ang ibibigyan natin diyan kasi nga ito ay dumating bago ang hamzatul wasal. Okay, kaya alhakumut takathur. Kaya hindi po niya sabihing alhakumit takathur, alhakumat takathur, kundi alhakumut takathur. Okay? Ganun pa rin, no? Marami yan sa banal na Quran. So, chapter 79, verse 24, faqala ana rabbukumul a'la. Kasi ang original niyan is rabbukum al-a'la. Kaya continuous, continue reading, patuloy-tuloy na pagbabasa, rabbukumul a'la. Okay? Yung po ano, yung po pagtagot sa alaykumussalam. Wa alaykumussalam. Di ba? Bakit siya tinatawag na ano? Di ba? Naging dhamma. Kasi nga, ang mim ay dumating sa tinatawag na bago mag-hamzatul wasal. Kaya alaykumussalam. Hindi, pero may mga narinig tanong, alaykumussalam. Di ba? Alaykumussalam. Hindi po, wa alaykumussalam. Diba? Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. So mali po 'yun. Kundi wa alaikumussalam. You know? Okay.
Katulad niya, no? Faqala ana rabbukumul a'la. Ganun din, no? Sa chapter 2, verse 183, ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Diba? Kutiba alaykumus siyam. Kaya makikita lahat na, makikita na sa banal ng Quran talaga, nang mimal jamu' ja'an, kapag ito ay dumating, no? Bago mag-alif, which is hamzatul wasal, ay yung mim ja'an ay sabihin natin nagiging tanatawag na dhamma. Okay? Bukod sa nakaraang kalagayan, yung mga nabanggit natin, ay magkakaroon ng patinig kasra ang harf sakin na nauna sa hamzatul wasal. Tulad ng inimshu. Okay, animshu pala. Animshu. Okay? Tulad ng tinatawag na sabihin natin ay animshu, mga kapatid. You know? So, dyan, tulad nung, kasi minal, no? Minal jinnati. So, yung nun sakin dyan ay nagiging fatha. Subalit sa pagkakataon na ito, ang nun dito na sakin na ay nagiging tinatawag na sapagkat nagiging tinatawag na kasra. Okay? Kasi nga ay walang alif wal lam, walang lam al ma'rifa. Diba? Kaya naman, di mo pwede sabihin natin na anumshu o anamshu kundi animshu. At yan ay matatagpuan sa chapter 38 verse 6 ng banal na Quran. Wang talakal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Okay? Ngayon sa chapter 7 verse 16 ng banal na Quran, yung tinataw na kaumuhu anidrib. Okay? Kaumuhu anidrib. So makikita natin dyan, yung nun sa akin na dyan ay walang iba kundi ginawan tinatawag na kasra. You know? Yan ang mga sa ibang mga pagkakataon bukod doon sa mga naunang binanggit natin. At gayon din no, sa ayan na wa'afawhayna ilayhi anisna. Anisna. So dyan, nun na sa akin na ay ginawan tinatawag na kasra. Okay? Fa'awhayna ilayhi anisna. Okay? At of course, last but not the least, ay walang iba kundi yung chapter 12, verse 31, waqala tikhruj alayhin. Okay? Waqala tikhruj. Kasi ang tajaan, yung tao ta'nith, yan po ay, original po niyan ay sakina. Waqalat. Pambabae po yan. Waqalat. Then, ukhruj. Okay? Pero pag continue na yung pagbabasa, yung tajaan, iltikao sakina yun, so yung tajaan na sakina ay magiging tanatawag na kasra. Waqala tikhruj alayhin. Okay? So, yun po yung mga sabihin natin patungkol sa hamzatu al wasal. So, malinaw ba? Okay. So, Ansa, may tanong po kayo? Wala po. Naaralan. Okay. Pwede ba ipalit na 6 to 9? Ano? 6 to 9? Oo. Oh, lakaban naman na 629. Ayan. 629. Okay. Okay, so wala nang katanungan kasi doon tayo magbabasa na tayo. Meron lang po, Ustad. Yes, go ahead po. Confirmation lang po, Ustad. Sige po. Doon sa... Ano yun? Minal din nati wan nas halimbawa. Sige po. Yung min, dati yung harf nun is sakin. Nagkaroon siya ng fatha dahil sinundan siya ng hamzatul wasal followed by lam al-ma'rif. Bali, kung ihiwalay natin ang pagbasa doon sa al-jinna, kaya yung fatha doon sa hamzatul wasal, nilagay na natin doon sa nun sakin, tama? Yes, gano'n, paano po pakiulit po? Okay, kasi nilagay po doon sa presentation. Anong sabi niyo po? Sige. Kasi yun po ang okay. Ito po, yan. Na-observan po. Yes. Doon kasi kayong ibang, ano pa yun yung, pwede niyo po bang i-move yung screen, Ustad? May nakita kasi ako doon, ano yung pasunod sa dito? Pag-i-roll on. Ani? Animshu? Meron yan. Opo, yan. Kasi kung babasahin natin ito, nang nakabukod yung imshu, okay. Kasra po siya, di ba? Yes. So, parang kinukuha natin yung harapan ng hamzatul wasal doon sa last sa tawag nito, sa last letter ng naunang words.
Mm-hmm. Tapos tama po ba? Sa lang observation ko. Okay. Pwede rin naman. Tapos nagiging tama po siya naman kapag ang halimbawa doon sa damir na pang plural, kaya nagiging katulad ng humul, gano'n, nagiging dama siya dahil ang yun doon ay for plural. Yun ang observan ko, Ustad. Yan, kanyan, alaykum. Ganyan ba yung sinasabi mo, di ba? So, nagiging tinatawag na, of course, ay maaring i-justify na ganun. Okay, maari. Maari sigurong ganun. Kasi wala namang ibang, sabihin natin, dahilan pa na yung meme dyan. Mayroon bang tayong mababanggit na mga aya na yung meme al-jama'a dyan ay nagiging tinatawag na kasra sa ibang pagkakataon? Sa palagay ninyo, doon lang sa alaykum si binakit ninyo na minsan may nagdaganon. Alaykum miss salam, ganon. Pero, okay, ano lang po yun, salitang ganto lang po kasi yan pag ano, kundi alaykum. Okay. Salitang... Pero ang ano ko, minsan na lang question ko, kung tama yung observation ko, Stad, regarding naman sa, ano siya, word na man. Manilari. Manil fata. Okay. Manil, okay ba? Bakit naman siya naging kasra naman po doon ang nun? Dahil hindi siya, no? Dahil yun ay tanong? Hindi siya... Okay. Okay. Hindi siya dyan? Okay, good question, di ba? Kasi man, alimbawa sa ano ba yung aya na meron? Let us observe. Ano ba yung aya na meron? Manil... ano ba yan? Manil mulkulyom. Manil mulkulyom. Pwede di ba? Manil mulkulyom. Okay? Manil mulko. Makikita natin dyan, di ba? Sa Suratul Nisa, verse 53. Di ba? Manil mulko. Manil mulkulyom. Manil, tama ba yun? O minal mulkulyom? Sa Suratul Nisa. Okay? Suratul Nisa, verse 53. Di ba? Ay, hindi pala. Amlahum nasibum minal mulki. Minal mulki pala. Iba pala yun. Okay, awit lang ha. Limanil. Okay. Limanil mulkul yaw. Sa Suratul Ghafir. Verse 16. Suratul Ghafir. Mapapansin natin dyan, no? Limanil mulkul yaw. Limanil mulkul yaw. So, bakit dyan yung tinatawag na sabihin natin yung nun dyan na sa akin ay nagiging kasra? Diba? Limanil mulkul yaw. Na samantalang, diba? So, yung kanina, yung binigay nating example, ika nga, na sabihin nating money, di ba? Ano ba yun? Minal, jinnati. Di ba? Minal, jinnati. Okay? So, yun talaga, no? Yung ganun talaga yung mga Arabo, anyway. Pero ganun pa man, yun nga, nababago talaga yung, ano yan? Hindi, Allahu alam kung paano, ano yan? Paano kung... Ustad, anong verse po yun? Sa? Kapir? Verse. Verse ano po 16. Suratul Ghafir verse 16, di ba? 16. Ba? Nakalagay nang sinabi ng Allah na la yakhfa 'alallahi minhum shay limanil mulkul yawm. So mapapansin natin diyan ang mim diyan sa limanil, di ba? Ay fatha limanil mulko. Tapos ang nun diyan ay kasra. Okay? Opo. So balik kapag minal jinnati naman. Kasi po may dahilan siya, Ustad. Sige. Yung lang before niya. Pero yung ano, kasudyan. Okay. Of course, ha. Napasukan siya ng li. Hindi kasi, hindi walang kinalaman dyan yung tanatawag na li. Kasi dyan, yung li dyan ay harf, harful dyan. One word pala to, liman. Tama, oh. Para kanino. Diba? Hindi walay ko, Ustad, yung ano, yung man at saka ng li. Okay. Ano po yan? Yung lip lapos. Kasi ang man dyan is question po yan. Liman. Di ba? Para kanino. Di ba? Kaya dalawang tinatawag na harf po yan. Li as a tinatawag na man. Hindi po isang salita yan na kung saan liman. Kundi ay, yan po ay dalawang tinatawag na harf. Kaya, liman, ang original po talaga na is liman. Di ba? Tapos sinundan ng tinatawag na which is al-mulko. So dito, mapapansin natin dito na bakit dito sa aya na ito is ang nun dito na sakin na ay ginawang tinatawag na kasra. Diba? Tapos doon sa minal... Dahil pa na, no?
Siguro, isa sa mga reason yan, Allahu alam, at samantalang doon sa tinatawag na minal jinnati, which is preposition, di ba, ay naging sabihin natin tinatawag na, sabi natin nagiging fatha yung nun as-sakina after na ang aw bago mag hamzatul wasal, di ba? So, siguro depende yan sa kalagayan siguro sa tinatawag na ano, either harf kung anong harf. Katulad na may point din yun, halimbawa kapag yung harf ito ay preposition, di ba? So yung nun doon as-sakina magiging tinatawag na fatha minal jinnati. Pero kapag naman yan ay which is interrogative particle, di ba? So, magiging siguro, ay magiging tinatawag na sabihin natin kasra, di ba, yung nunas sa akin na, bago mag-hamzatul wasal. So, ibig sabihin, maaaring ganito, maaaring ganyan. Allahu alam. Ang mahalaga ay ano? Maaaring siguro, kasi siyempre, yung pagbabasa kasi ng ganun, ay batay sa kung papaano, sabihin natin, ika nga, ay narinig yun at naisalaysay mula sa sabihin natin, mula sa mga sahaba, na dahil ito ay turo sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At yun yung sigurado tayo dyan. Okay. So kaya ngayon ay tayo ay magbabasa na, mga kapatid, wait lang. O, sino yung unang magbasa? Pakitaas mo ng... Sir, may tanong. Anong tanong mo? Sir, yes, go ahead. Sir, may tanong ako, sir. Okay, go ahead. Sir, may tanong din ako. Si isa-isa muna si Dato Mama. Aywa, go ahead. Dito po sa Surat Ar-Shams, Ustad, sa Aya, sa 12. Ito pong idhim ba'as at paha. Okay, tapos anong tanong mo? Hamsa to ba sabihin mo po ito, Ustaz? Tapos, paano po ito umbisa? Ano, sa, hindi ko lang mag, hindi ka mag-umbisa dito sa ano sa... anong ay anong ba, anong sura yon? Ay, 12, sir. Anong sa anong sura? Surat Ash-Shams. Surat Ash-Shams. Ash-Shams. Okay, Surat Ash-Shams. Pag ilan yung surat? Ay, wap. Surat Ash-Shams, na verse chapter 91, verse 12. 12, po. Okay, so yung tanong mo, idhim ba'atha ashqaha. So, of course, yan ay tinatawag na hamzatul wasal. Kaya makikita mo dyan, mayroon tinatawag na parang bulate sa itaas. So, lahat na may mga ganyang mga sign, na which is sign ng hamzatul wasal yan. Kaya naman, kapag alimbawa, isisimulan mo sa imba'atha, okay, imba'atha. Kasi nga, okay, imba'atha. You know? So, ang tanong dyan, eh, bakit nga kasra yung tinatawag na ibibigay natin dyan sa tinatawag na hamzatul wasal kapag tayo nag-start magbabasa dyan. Okay, imba'atha. Kasi nga, yan ay, ano ba, ilang ano ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Kumasi, di ba? Okay, kumasi. Good. Tapos, yung litra, ano yung pangatlong litra dyan sa tinatawag na verb na yan? Inibagat ba, right? Litrang ba. Ano ang harakan ng litrang ba? Ano ang harakan ng pangatlong litra sa verb na yan, hindi bagat fatha. So, anong rule sabi natin kanina, anong technique kanina? Kapag ang pangatlong litra mula sa verb na yan ay fatha or kasra, therefore, ang hamzatul wasal ay magiging tinatawag na kasra. Malinaw kaya imba'atha? Malinaw? So, yun lang ang technique doon. Okay? Kapag verb ang pinag-usapan, titinan nyo doon yung haraka ng pangatlong litra. Okay, pangatlong letra para maibigay mo ang tamang harakan ng hamzatul wasal kapag nagsimula ka doon sa pagbabasa na mayroong hamzatul wasal. Ano ba 'yon? Mahirap na po dito sad mag-identify kapag yung word ay masdar. 'Yun nga lang. Okay, pag masdar naman, pag masdar ay of course alam natin sabi natin pag masdar lahat ng ito ay kasarang ibibigay natin pero sa tanong paano ma-identify na as masdar yon so kailangan yun di ba kailangan mo mag-aral talaga ng sarf kailangan mo pero kasi po sana talagay natin ngayon ang palatandaan kasi mga plural form po yung ating mga halimbawa kaya mula doon ma-identify siya. Ganun po ba lahat ng masdar or may ibang kalagayan siya? Okay, depende sa tinatawag na masdar. Kasi halimbawa, mayroong masdar na usually, halimbawa, ano ba yung pinanggalingan ng sabihin natin na masdar ay mula sa verb na mayroong kumasi at mayroong tinatawag na sabihin nating sudasi. At you were talking about na masdar na mayroong hamzatul wasal. Halimbawa, istagfara
ano ang masdar ng istagfara? Istighfar. Diba? So, ibigaw ko kayo ng tinatawag na example, ika nga, ng idea. Alimbawa, yan, istagfara. Nakikita natin, ay, samba. Okay? Ano ba yan? 655, okay? Alimbawa, yan. Yan, istagfara, right? Diba? Istighfar. Pag paano natin maano siya na tinatawag na ano? Kapag ganitong, ano, ganitong verb, ilang bang litra ang involved dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudasi, right? Lahat ng tinatawag na sudasi, ang masdar nito ay magkakaroon ka lamang ng additional na alif doon sa second to the last letter. Okay? Second to the last letter. Tulad niyan, yung fajaan, ano yung second to the last letter? Litrang fa. Right? Litrang tinatawag na fa. Di ba? So dito, so yan ay just add the alif, which is mad alif. Okay? Yun lang, istighfar. Tapos, then, yung tajaan, yung pangatlong litra, ay magiging tinatawag na kasra, istighfar. Kasi, kapag verb yan, istagfara. Okay, istagfara. So, ibig sabihin, yung tajaan, which is yung pangatlong litra, nagiging tinatawag na fatha. Pero pag gawin mo siyang masdar or noun, nagiging tinatawag na kasra. Then, additional na alif doon sa tinatawag na sabihin natin, doon sa ano, ito lang yung technique niyan kapag may sudasi, kapag sabihin natin mayroong tinatawag na mayroong anim na with litra ang isang verb, okay? Ayan, okay, gagawin mo siya. Kapag masdar, magiging kasra siya. Kapag tinatawag naman ay which is ano po, verb, which is default form, nagiging tinatawag na fatha yung pangatlong litra. You know, istagfara. Then, of course, kung gusto mo siya magiging tinatawag na masdar, then just add the alif, mad alif, doon sa second to the last letter. Istighfar. Another example, okay? Alimbawa, yung istikbar. Istikbar na yan. Ano yung tinatawag na sabi natin? Ano yung ano niyan? Ano yung verb niyan? Istakbara. Istakbara. Right? Istakbara. So, yung ta dito, yung tinatawag na ta dyan, nagiging sabihin natin, nagiging fatha. Okay? Naging fatha. So kapag ano pa, magbigay tayo ng halimbawa para at least okay, halimbawa istak shafa. Okay? Istak shafa. So mapapansin natin diyan, 'di ba, yung tajaan kapag verb ang pinag-uusapan, fatha, right? Okay? Fatha. Yan. Is tak. Okay, sorry. Okay, is tak shafa. Ayan. Pag gawin natin siyang ano, ano yung gagawin natin pag ginawa natin siyang noun or masdar? So, itong tinatawag na ta na ito, itong stick. Yes, itong ta na ito, pag gawin natin siya, magiging kasra. Is, yan, is ti. Okay, is tik. Wala ka ng ibang babaguhin kundi yan. At of course, yung pangalawang litra sa dulo, okay, yung second to the last letter, magkakaroon ka lamang ng additional alif. Simple as that. Istikshaf. Okay? Istikshaf. Of course, hindi na ano yan. Istikshaf na. Istikshafon or istikshafan. Ano yun? Istikshaf. Ganun yun. Pag involved ang tinatawag na sudasi, ibig sabihin, six literal, kumbaga, six letter na verb. Malinaw? So, ganun lang yan. So, at ano yan, malaman yan sa SARF, sa pag-aaral ng SARF. No? At yan ay... So, ano nangyari dito sa ano, stick bar? Bakit nagkaroon ba ng additional doon sa last? Kasi nga, kasi aya po kasi yan, stick baran. Stick bar o stick bara. Kasi aya okay. Po yan. Okay? Kinuha yan po yan sa aya. Okay. So, malino po? Walang katanong, iwang tanong? Alhamdulillah po, isa ka lang kaya. Basa tayo. Okay, sino yung gustong magbasa? Mauna magbasa. Para makaano. Yeah, aywa, nag-raise. Una nag-raise Sister Mardia ang unang nag-raise. Mga babae muna tayo kasi ang dami mga babae. Then alternate tayo. Yes, Sister Mardia, kayo po ay magbasa na. Wait lang, ng aya. Nakita niyo ba yung ano, yung sabihin natin yung tawag dyan, sister? Yeah.
Ayan, nakita nyo? Okay. Yes, Sir Mardia, go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yes, lakasan mo lang ng konti para at least marinig ko. Bismillahirrahmanirrahim. Wannaziati qabran. Nashiqati qabran. Wasabhat sabhan. Fatsabiqati sabhan. Falmudhirati amra. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجب أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة. Wait lang po kasi yung ano eh. Ano yung yung internet nawala. Meron kang mushaf? Meron kang mushaf? O sige, sige, go ahead. Ituloy mo lang, ituloy mo lang po. Okay. Na idha kunna ayyaman nakhura. Qul qalu tilka idham karratun khasira. Ano, pakiulit? Karratun? Tilka idham karratun khasira. Aywa, go ahead. Fa innama hiya jadratun wahida. Aywa. Fa idha lissahira. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى وأهديك إلى رب فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Hangat na, Ustaz? Okay. Yes, 25. Yes po, okay. Hanggang 25 lang tayo, ha? Wait lang. Wait lang po. Mr. Maldia. Okay, sa mga boys naman tayo. Mga boys, sinong gusto? Dato Mama? Ustaz. Ay, si ano yung nagunang nagtaas, si Dato Mama? Mama, ikaw, gusto mo? Gusto ko. Gusto mo? Wait lang ha, ayun natin ha. Paano, palakihin natin tong ano. Palakihin mo, Ustaz, hindi ko masyadong makita. Masyadong cute. Masyadong cute ha. Ayan, malaki na siya. Eh. Alam sa siya, mag-headphone na. Sa aya, ayaw. Dapat na, nakakain ka na ng luya? Luya, minsan na sa nag-araw niyan.
Nagagabiyar mo yan. Salamat. Sige, go ahead. Ka na. Tapos na ako dito sa ano. Tapos ka na ba? Number one. Opo. Kailan? Doon na. Ustad. Dato ma, dato ma. Ay, tapos ka na pala. Ay, inayaan mo na yung iba. Okay. Ah, sa siksyon na lang. Ay, si Ansar. Si Ansar muna. Kasi tapos ka na pala. Si Aywa. Go ahead, Ansar. Ito. Sige, sige. Salam barakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا سابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة Okay, pakiulit, pakiulit. Aid. Yawma tarjupur rajifah. Tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah. So dito, tats, okay. Tatba'uha radifah. Pakiulit. تتبع يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عدا أعيد أَإِذَا كُنَّا عِدَامًا نَخِرًا Pagi ulit. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا Oh, ulitin natin. A-idha kunna i'zaman nakhira. So, dito, i'zaman, yan po, ay gunna. A-idha kunna i'zaman nakhira. Okay, pangala una, yung kunna, so mayroong gunna, sa tanataw na kunna. Then, pangalawa, i'zaman yung ano po yung tinatawag na idgham mo doon sa idghaman nagiging mufakham, okay? So hindi po tafkhim ang gunna diyan sa idgham. Idghaman hindi idghaman. Okay, pakiulit. A idha kunna idghaman nakhira. Bakit mahaba yung na sa nakhira? Nakhira. Huwag mong pahabain yung na sa nakhira. A'idha kunna idhaman nakhira. Qalu tilka idhan kara'atun khashira. Okay, una, qalu. Mahaba, mahaba yung qalu. Tapos, idhan karatun. Idhan karatun. Qalu
قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Oops, idang yan po ay ikhfa, idang tapos khasira, okay? Yan ay sin at hindi shin. Pakiulit. Qalu tilka idang karratun khasira. Bakit napos ka? Okay, ulit. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Okay, marami ng mali. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. أيوة. فإنما هي جزرة واحدة. مايروم ماد أن ما. فإنما بقيولت. فإنما هي جزرة واحدة. فإذا هم بالساحرة. Okay, إخفاء شفوي ومن قلبوتان ميم ساكنة كسنول أي باء ماي غنة. فإذا هم بالساحرة. فإذا هم بالساحرة. Okay, فإذا مايروم ماد أن ذا. فإذا هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي. Ang mayroong mahaba dyan yung nada. Nadahu Rabbu. إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى. Okay. Dito, para maano mo, itong dyan sa, nakita mo yung nakal-highlights, walang madyaan sa ho. Huwag mong pahabain sa ho. Okay? Ang may pagpapahaba dito sa rabbuhu. Okay? Pakilit. إذ نادى رب. Okay, ito, ah. إذ نادى okay.
Nada. Okay, mahaba yung na at saka yung da. Idh nada ku rabbuhu bil wadil muqaddas huwa. Okay, good. Pero nagsablay ka doon sa daho kasi idh nadahu rabbu. So parang walang justice yung da. Hindi mo binibigyan yung pagpapahaba, yung madtabi'i. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Kaya pa ba? Okay. Okay. Rabbuhu. Okay, na-okay na yung unang phrase, idh nadahu. Okay na yan. Pero yung rabbuhu naman, wala namang mad yung hu sa rabbuhu. Okay? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Okay, hindi ka makakaalis dyan hanggat hindi mo ma-perfect yan. Okay. Okay, kasi lagi nga na nawawala, minsan dumadating, ina-apply mo yung mad, minsan nawawala. So, idh nadahu rabbuhu. Okay, so tatandaan mo yung magpapahaba lang dyan, yung nada at saka yung hu sa rabbuhu. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Masya Allah, diba? So more practice makes perfect. Okay? Go ahead. Idh hab ila fir'auna innahu tagha. Okay. Next. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Oops, huwag mong lagyan ng shadda yung za sa tazakka. Okay? Yung kaf lang. Tazakka. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Aywa. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْ. Okay, تفخيم يوم خاء. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْرَشَا. أيوة, next. فأراه الآية الكبرى. No, dito yung rajaan is tafkhim, tapos mayroong mad. Fa'arahul ayatal kubara. So, aya, merong mad yung a, yung hamza. Fa'arahul ayatal kubara. Aywa. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. Okay, أدبر yung رجعان ay تفخيم. So, ثم أدبر يسعى.
ثم أدبر يسعى. أيوة. فخش فخص فحص فحشر فحشر فنادى فنادى. أوكي ما بيونا. فحشر فنادى فقال أن فقال أنا ربكم فقال أنا ربكم الأعلى. Last. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال. أوكي بقولت فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نقال الآخرة والأولى. ما شاء الله. Payo ko sa iyo payo ko sa iyo answer. Actually lahat ng mga mahuhusay sa pagbabasa ay dumadaan talaga sa maraming practice, sa maraming ano, maraming tinatawag na pagsasanay, di ba? So wala kang tanungin mo yung mga magagaling sa mga pagbabasa, paano na develop ang kanilang pagbabasa, ay yan ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasanay. So and I'm hoping ika nga na inshallah subhanahu wa ta'ala ay maarok mo ang tagumpay sa pagbabasa, di ba? Sa pamamagitan ng iba yung pagsasanay at of course pag-aaral. Sabayan mo yung pag-aaral mo na nakukuha mo sa pag-aaral at yung pagsasanay, no? Tama. Okay, jazakallahu khair. Sakit turok ko. Okay. Tang. Yeah. Since na ano, wala na tayong tinatawag na oras, inshallah. So baka mamaya inshallah ay pag nasa office ako ay i-continue natin na mamaya inshallah subhanahu wa ta'ala, sino man ang gusto magbasa mamaya sa live streaming inshallah o sa pamamagitan ng mga siguro ano po before na mga kasi ang duty ko is alas 5 so mga 5:30 inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pagdating ko ng office. Anong oras na hanggang anong oras po? Ay hanggang ano po, hanggang siguro hanggang ano, hanggang isya. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Tinan ko kasi baka pag wala kong, hindi ako inutusan ng muder, ay pwede tayo mag ano, continue hanggang isya inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, so maraming. Yes, sa mga hindi ano po, hindi masyadong confident kumbaga sa ano ay katulad ng ganito, ay pwede nilang i-inbox ang kanilang tinatawag na ano. Kaso lang sa inbox mapapakinggan ko lang at hindi ko ma-i-check ika nga. Meron karang oral pero pag may meron kang mali, hindi natin ma-i-check kumbaga dahil nga ay recorded 'yon. But anyway, inshallah subhanahu wa ta'ala, kahit paano ay nakapag-submit kayo para hindi naman kayo masiro. Okay? Inshallah po. Okay. Bigay ka ng lecture. Yes, mamaya po inshallah. Ay, meron pala akong lecture bukas sa ano, sa Nisaiya. Da'wa Nisaiya. Ah,
Ano pong oras, Ustad? Opo, Ustad. Meron po, Ustad. Bukas, 11 daw. Continue yung ano. Philippine time po. Hindi ko alam anong... Saudi. Ah, 11 po. KSA time po, 11 time. So, sa mga Pilipinas, tulog pa na mga oras na yon.